like a shepherd lead us. Much we need thy tenderest care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, do thou befriend us, be from sin defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear, O hear us when we pray. Blessed Jesus, hear, O hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Magandang hapon po, mga kapatid. Medyo katatapos lang po ng ulan ngayon, mga kapatid, at salamat po tayo at natapos din. Magandang hapon sa mga kapatiran na kasama po natin sa pag-aaral. Masaya at timalim kakabsat. Maayong hapon sa inyong tanan, mga kaisoonan. Maya pagkatpanapon, karing kapatid na makiramdam. Good afternoon, brethren. So ang ating pag-aaral po ngayon ay magpapatuloy lamang po sa aklat po ng ni Pablo, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po sa ikawalong kapitulo, ano po? Ito po sa ikapitong kapitulo, ito yung malawakang pagpapakilala sa kakulangan po ng kautusan, ano po? Na ito'y mahina sa kahulugan na walang provisyon sa pagpapatawad kung ikay nagkasala. At ang isang taong namumuhay ng kanyang pag-iisip ay nasa laman, ay siya po ay kaawa-awa sa panahon po ng kautusan ni Moises dahil walang kaparaanan para siya ay mapalaya sa kanyang pagkakasala. Pero po sa pinakahuling mga talata ng ikapitong
kapitulo, doon po sa talata 24 hanggang po hanggang doon sa 25. O wretched man I am, if I am, who will deliver me from this body of death? Sino magliligtas sa akin kanya dito sa katawan ng kamatayan? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with my mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Pagka tayo po ay naglilingkod sa Diyos, sinusunod po natin ang kautosan ng Diyos. Pero kapag ka sinusunod natin ay ang kalayawan ng ating mga laman, tayo sumusunod sa kautosan ng pagkakasala. Pero dito po at least makikita natin na mayroong pag-asa. Ito'y sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So in other words, sa ilalim po ng kautosan ni Moises ay kahatulan sapagkat walang kaparaanan ng isang tao nagkasala sa ilalim po ng kautosan ni Moises na siya magkaroon ng kapatawaran. So pag nagkasala ka, sa ilalim ng kautosan ni Moises, ikaw na sa ilalim ng kahatulan. You are under condemnation. Dito po sa kontekstong ito, itinuloy po sa ikawalong kapitulo doon sa unang talata. Mapapansin po natin sa Tagalog at saka sa King James at New King James, may pagkakaiba sa teksto, no po? Mas sa Tagalog parang may kulang. Sa New King James, ito po ang aking babasahin ngayon, no po. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Ito po ay isang paboritong talata ng mga once saved, always saved. Naniniwala sila itong talata, ito ay nagpapakilala sa atin. Na okay na kay Kristo Jesus, hindi ka na magkakaroon ng kahatulan kailanman. Unfortunately, hindi itong tinuturo ni Pablo sa talata ito. Pansinin po natin, kapag kayo na kay Kristo, ikaw po ay pinalaya na ng Diyos mula sa iyong pagkakasala. Hindi ka na inahatulan ng Diyos. Malamay kay pinatawad ng Diyos. Kaya kay naging ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So sa kalagayan yon, sa kalagayan ng kautosan ng pananampalataya, sa ilalim ng Ebanghelyo ay walang katulan. Pero sa ilalim po ng kausan ni Moises, pag kayo nagkasala, ikay nasa ilalim ng kahatulan. Di ba? You are under condemnation. Sa Ebanghelyo, hindi kayo nakahatulan ng Diyos. Sapagkat ikay pinatawad ng Diyos sa iyong mga pagkakasala sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya lang ito ay may kondisyon. In other words, yung pananatili mong sa ilalim ng walang kahatulan sa ilalim ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay may kondisyon. Kung ikay lumalakad ayon sa Espiritu. Ang Espiritu mo ay umaayon sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo. At ikay lumalakad ayon sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo ayon sa pananampalataya. Tandaan po natin ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So ikay nakikinig at ikay sumusunod sa salita ng Panginoon, ikay mananatili sa walang kahatulan. May condition yun. In other words, pwede kang mawala sa kalagayan na ikay walang katulad. You can fall from grace. So yung mga once saved, always saved adherents, mali sila. Kasi sa kanila kasi pagkay ikay sumampalataya sa Panginoon, definitely, wala ka ng katulad hanggang ikay mamatay, which is false. Dahil po yung pong kalagayan na yon na ikay walang kahatulan ay conditional. Ano po? Ito ay conditional sa iyong pagiging tapat sa ating Panginoon. Mayroong pagkakato, mayroong posibilidad na ikay mauhulog mula dun sa kalagayan na walang kahatulan. Ito po ang basahin natin. Ano po? Ito ang magsulat po rito ay walang iba kundi si Apostle po. Hindi natin pwede sabihin na si Apostle Pablo hindi ligtas. Sapagkat si Kristiyano at siya mismo nangangaral ng Ebanghelyo. Tignan po natin ang sinabi niya sa unang Korinto sa ikasyam na kapitulo sa talatang 24 hanggang sa 27. Hindi ba ganyan nalalaman na mga
nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsitamo na isang putong na may kasiraan o pagkasira. Ngunit tayo niya walang pagkasira. Ako ay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na lang nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya na sumusuntok sa hangin. Ngunit tinahampas ko aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa lamang paraan, pagkapangal ko sa iba, ay ako rin ay takwil. So, hindi na posibilidad. Si Apostle Paul na ito. Anong ginagawa niya? Kinokontrol niya ang kanyang katawan. Sabi nito, inahampas ko ang katawan. Sinusupi ko ang katawan ngayon. Para hindi siya magkasala at mawala sa kalagay na walang katulad. Pwede siyang matakwil nga niya. Napakasaklap na ikay nakapangal sa iba at sila'y maniligtas. Pagkatapos yung nangaral ay matatakwil. Pero paano sasabihin ni Pablo ako rin ay itakwil kung walang posibilidad na hindi siya pwedeng itakwil? So ito po isang talata na nagpapakilala sa atin na may posibilidad na isang Kristiyano ay mahulog sa biyaya. Kung hindi siya nag-iingat sa kanyang sa pamumuhay niya at sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Tingnan po nitong si Apostle Paul po isang audio na nabuhay sa na pamilya sa mga Grego na po. Ito ay sulat niya sa Corinto. So ang sinusulatan niya mga Corinthians. Ito yung mga Grego. Sila po nagpasimula ng Olympics, yung pagtakbo, athletics, track and field. Sila nagsimula niya. At po pag kayo magtagumpay sa ganong larangan, kailangan kang madisiplina sa iyong katawan. Ikay magsasanay sa mahabang panahon. At sa pagsasanay mo, ikay mayroong self-control, disiplina. Para kayo manalo sa takbuhan. Pero ang ibibigay siya pag nanalo ka ay ano lang po, laurel. Corona ng laurel. Dahon lang. Pero sa ating kanya ay putong na walang pagkasira. Yan ang buhay na wala hanggang. Pero po siya pa kanya rito, mahalaga. Ang mahalaga rito, sinabi ni Pablo, pagkapangalan ko sa iba, ay ako rin ay takwin. Paano sasabihin niyo kung walang posibilidad na si Pablo ay maaaring itakwin, di ba? Sa katagalan po ng ating pagiging Kristiyano, kinakailangan nating matiyak na tayo nasa pananampalataya pa. May posibilidad na ikay sumasama sa Linggo, pero nakasanayan mo lang. Hindi dahil siya ikay nagpapatuloy na naniniwala na yun ay bagay na dapat mong gawin upang ikay maging kapuri-puri sa Diyos. Di ba nung tayo mga Katoliko, nagsisimba tayo pero wala naman tayong naiintindihan o nararamdaman dahil nakasanayan lang natin. Pinipilit lang tayo ng ating mga magulang. Dito po sa pangalang sulat ni Pablo, dito po sa ikalabing tatlong kapitulo, sa ikalimang talata, maliwalag po ito, siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo na nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo nasa inyo? Maliban na kung kayo tinakwin na. So, ito yung mga Kristiyano, pero pwede silang itakwin. In other words, pwede kang masabi mo kay Kristiyano, pero wala ka na sa pananampalataya. So, sa ganung pagkakataon, ikay tinakwin na. Ikay na wala sa kalagayan na walang kahatulan. Dito po sa Una Corinto, ikasyam na kapitulo, ikalabing isa hanggang ikalabing dalawa, mga talata. Ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawaw ng asulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya ang may akala siya nakatayo, mag-ingat na baka mabuhal. Kung hindi ka pwedeng mabuhal, bakit ka mag-iingat? Kung ang mga Kristiyano ay walang posibilidad na mabuhal o mabuhal, bakit sila nag-iingat? So ito po yung mga talata nagpapakinala sa atin. Yung posibilidad na tayo pwede mahulog sa kalagayan na walang katulad.
na tayo pwede mahulog mula sa biyaya. Pwede pa natin idagdag sa Galacia, ikalimang kapitulo, dito po sa ikapat na talata. Ito po ay sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na nagpipilit na rin ganap sa pamagitan ng kautsa ni Moises. Kaya nabasayin po natin. You have become estranged from Christ. You attempt to be justified by law. You have fallen from grace. Ikay nangahulog mula sa biyaya. Eh kahit kung walang posibilidad na tayo mahulog sa biyaya, eh kahit pa tayo rin ganap ng kautosan, hindi pa rin tayo mahulog sa biyaya. Pero yun ay talata, mga talata nagpapakinala sa atin na kung tayo na kay Kristo, totoo po yan, tayo walang kahatulan. Pero kinakailangan tayong manatiling tapat sa ating Panginoon para manatili tayo sa kalagayan na walang kahatulan. Yan po ang katotohanan. Pero totoo po yan. Pag kinumpara natin ang kausan ni Moises, yun ay kahatulan. Dahil pag kayo nagkasala, wala kang kaparaanan para maligtas mo sarili mo sa kalagayan na yun. Kung saan pinag-uusapan ay ang kautosan lamang ni Moises. Pero sa ilalim ng kausan ni Kristo nang ginawa sa atin ng Panginoon, tayo pinalaya mula sa ating mga magkakasala sa pamagitan ng ating Panginoon. Dito po sa ikalawang talata, sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, Jesus, ay pinalaya ako sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Ano po yun? Yun po pinag-uusapan doon sa ikapitong kapitulo sa talatang ikadalampu-tatlo. May isang kautosan ng kasalanan at kamatayan kanya. Ito yung kautosan o ito yung kalagayan ng isang tao po ay sumusunod sa tawag ng pita at pagnanasa ng kanyang laman. Instead na ito'y kanilang pigilin, ito ang naging impluwensya sa kanya kaya siya nagkakasala at magdudulot ng pag-ihiwalay sa Diyos. Sa ilalim po ng kautosan ni Moises, wala kang kalayaan doon sa kautosan na yun. Kaya pag nagkasala ka, wala ka ng paraan paano ikay ligtas ng Panginoon o ng Diyos sa pamagitan ng kautosan ni Moises. Pero ngayon, pinalaya na tayo doon. Ano ang sabihin nito? Pinalaya na tayo dito sa kautosan ng kasalanan at kamatayan dahil may pagkaparaan na tayo ligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng paniniwala po natin at pagtalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, pinalaya tayo doon. At mayroong isang kautosan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Ito yung sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito yung sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, kaya nga walang natin kahatulan, pinalaya tayo mula sa kasalanan, kautosan ng kasalanan, kamatayan. In other words, sa ilalim ng kautosan ni Moises, walang kapatawaran. So, ikay naging alipin ng kautosan ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Dahil walang posibilidad na ikay maligtas sa kalagayan nyo. Pero sa ilalim po ng kautosan ng pananampalataya, ng Ebanghelyo, pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkakasala. So dito po sinasabi, pinalaya tayo sa kautosan ng kasalanan at kamatayan. In other words, kahit magkasala ka, may kapatawaran. Sila ang kausan ni Moses, pag nagkasala ka, walang kapatawaran. So, paano ka magiging malaya sa kasalanan, sa kautosan ng kasalanan at kamatayan? Wala. Kausan ni Kristo, sa Ebanghelyo, mayroon. So, yung kautosan ng Espiritu, ng buhay kanya, yun ang Ebanghelyo. Bakit tinawag na Espiritu, kautosan ng Espiritu? Alam niyo, pwedeng dalawang pagkakulugan po nito, ano po? Ito yung kautosan ng Espiritu natin na sumusunod sa kalooban ng Espiritu na pinahayag niya o ito yung kautosan ng Espiritu dahil ito yung Ebanghelyo na pinahayag ng Panginoon ng Espiritu Santo. Both cases, pareho lang yun. Ano? So ito po yung dalawang kautosan. Ang kautosan ng Espiritu ng buhay, yan ang Ebanghelyo, laban sa kautosan ng kasalanan at kamatayan. Ganyan. Yun ang yung una, yan ang Romans 1.16. Yan ang Ebanghelyo. Yung ikalawa, yung kautosan ng kasalanan, yun ang sinasabi natin na binasa natin sa 7, chapter 7, verse 23. Sabihin, yan ang naglalaban kasi yan eh. Kahit sa panahon natin ngayon, naglalaban pa rin yan. Tingnan nyo sa Galatia chapter 5.
Kung magkahawig po ang dalawang sulat na ito, di tayo nagtataka. Sapagkat ang Galacia ay sinulat din po ni Pablo para labanan yung mga Judaizers, ano po, yung pinipilit na ang mga Gentil ay sumulod sa kausa ni Moises. Ngayon din po ang ating makikita. Diyan po sa Galatians chapter 5, ano po? Dito po sa verse 16 at verse 17. Ito po yung perpetual na labanan ng ating espiritu sa ating katawa. Ang ating espiritu laban sa pasasamang pita at pagnanasa ng lama. Sabi po natin. Sabi po nito sa 16, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Pag tayo lumalakad ayon sa pinahayag ng espiritu, hindi natin pagbibigyan ang mga pagnanasa, masamang nasa ng pita ng laman. Kung pipigilin natin yun. Verse 17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Sabihin, ito'y parang summary ng Romans chapter 7. Ano po? Sabihin, ang ating katawan by itself, hindi siya masama. Pero mayroong pagnanasa at pita na binigay ng Diyos sa ating katawan para tayo mabuhay sa mundong ito. Halimbawa, kung nakailangan tayong kumain, so binigyan tayo ng pagnanasa kumain. Eh kung kailangan natin kumain, tapos wala kang pagnanasa kumain, paano kung kakain? At hindi mamamatay. Et cetera, et cetera. Meron tayong pagnanasa sexual. Bakit? Ito'y para tayo dumami. Ito'y ginawa ng Diyos sa ilalim ng kautusan ng pag-aasawa. Pero kung hindi mo pinigilan ang iyong pagkain, anong mangyayari sa iyo? Gluttony, kasalanan sa Diyos. Kailangan lang tayo magpahinga para ipahinga natin ang ating katawan. So kailangan tayo matulog. Pero kung sobrang tulog naman, kasalanan din yun, di ba? O yung sexual naman, kung tumabas ka sa relasyong pag-aasawa, kasalanan din yun. So kailangan mong pigilin itong mga pagnanasang natural sa ating katawan na binigay ng Diyos. Para sa ating kabutihan kung ito'y nilalagay sa tama. So yun ang espiritu, ng ating espiritu, nilalagay niya sa tama ang mga pita ng ating laman sapagkat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag binabayaan natin ang ating pita ng laman, ayun ang mangyayari, gagawin natin ang hindi nararapat. So ang Ebanghelyo, yun ang makikita nating nagpalaya mula sa kautusan ng kasalanan kamata. Wala lang siyang epekto ngayon. Di kahit magkasala ka, may paraan para kayo mapalaya. Di ba? Masaya na sa Tagalog yung 7 verse 23. Natapat, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap o sa ating katawan ngayon. Na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala kong biyag sa ilan ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. So pag hindi natin pinigilan ang ating sangka, ang mga pita ng ating laman, ayun, mapapailalim tayo sa kanila at tayo magkakasala. E siyempre, kailangan natin pigilin. Kaya mayroong bunga ng espiritu ng pagpipigil sa sarili upang makontrol natin ang pita ng ating laman o nip o masamang nasa o panggamitin natin ito sa nararapat na sinasabi ng Diyos. Sa ikatlo, sapagkat na hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos na sa kanyang sariling anak na naganyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan, ay natunan ng Diyos ang kasalaman, ang kasalanan. Ano ba ibig sabihin mahina sa laman? Mahina sa laman sapagkat ang kautusan ni Moises ay wala siyang kaparaanan para patawarin ka sa iyong pagkakasala. So, ibig sabihin, kung ikay magkakasala, ay wala ang kapatawaran. So, mahina sa laman, siya, wala siyang paraan. Wala siyang paraan para labanan niya ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito yung laman, yung pita ng ating laman. Sabi. Masinin po natin lahat ng kasalanan na nagagaling sa ating masamang pita sa laman. So kung ang kautusan, mahina siya doon, kanya. Samantalang sa kautusan ng ating Panginoon, kayang-kaya niya yun. Dahil pwede niya tayong patawarin dahil siya namatay sa krus para sa ating kanya. So yung kautusan, mahina sa lamang kanya. Hindi tayo hindi mapalaya ng kautusan at sino man nagkasala. Dulot ng
hindi pagpipigil sa masasamang pita at nasa ng lamang. So dahil hindi mapatawaran ng kasalanan, in other words, sinasabi siya ay mahina sa lamang. Hindi niya malabanan ang pagkakataon na pagka isang tao ay nabihag ng kanyang masamang pita at laman, walang kaparang kausa ni Moises para mapalaya yung tao yun sa kanyang pagkakasala. Pero hindi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang ating Panginoon ay wala siyang kasalanan. Pero siya nakatulad na katulad natin. In other words, yung salitang katawang na ganyong lamang sa larin, hindi ibig sabihin ng laman ay masama. Ito ibig sabihin ng posibilidad na ang katawan ng ating Panginoon na may pagnanasa at pita, ganyan din siya. Ganyan siya katulad ng ibang tao na taglay yung mga nasa at pita na yon, ganyan din ang ating Panginoon. Ala, siyang pagkakaiba sa atin. In other words, hindi siya special. Kung paano pagkatao natin, ganoon ang pagkatao ng ating Panginoon na makikita natin. Dito po sa Hebrew chapter 8, 7-8, i-explore po natin ito, ang kakulangan ng kautusan ay dahil sa kakulangan ng mga tao sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan mismo ay sakdal at banal. Ibig sabihin, kung kayo susunod sa kautusan, kayo magiging sakdal at ganap sa harapan ng Diyos. So hindi ito masama. Bakit siya naging may kakulangan? Dahil may kakulangan ng mga tao na sa ilalim ng unang tipan, sayo natin. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, in the sense, mababasa na susunod na talata, ay hindi na sana iniihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagkatipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ng Uda. Anong kakulangan? Anong kakulangan ng kautusan? Ang disenyo ng kautusan, kung ikay maging isakdal at ganap at di ka magkasala, ikay matuwid sa harapan ng Diyos, walang kakulangan nyo. Kaya lang, ang lumilitaw na mayroon siyang kakulangan, dahil yung mga tao na pailalim sa kautusan ni Moses ang may kakulangan dahil nagkasala sila. Kung hindi nagkasala yung mga tao sa ilalim ng kautusan ni Moses, hindi na kailangan palitan yung kautusan na yun. Bakit? Sapagka sila yung magiging matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi na rin kailangan dumating pa yung Panginoon. Bakit? Dahil may kautusan na ikay pwede maging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya lang, pinatunayan ng Diyos na ang tao hindi niya kayang gawin yun dahil tayo nagkakasala. Kaya sinugo niya ang Panginoon na nasa katawang salarin. Other words, ay tao na katulad natin. May posibilidad ba siya na magkasala? Oo. Kaya lang, siya mas malakas sa atin. Kinaya niya, na-control niya ang kanyang katawan para huwag siya magkasala. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Siya'y tunay na Diyos. Siya'y tunay na tao. Tandaan po natin ang tao ang hindi nilalang ng Diyos para magkasala. So kung may naglalarawan ng isang tunay na tao, yun ang ating Panginoon. In other words, hindi tayo nilalang ng Diyos na makasalanan. Tayo nilalang ng Diyos na matuwid, upright, walang kasalanan. So pinatutunayan ng dito, ang tunay na kalikasan ng tao ay siya, walang pagkakasala. At ang kasalanan niya na idagdag lamang. Hindi ito bahagi ng tao. Ito yung pinatunayan ng ating Panginoon, di ba? Sa Hebreo chapter 2, sa 14 at 17 talata, dahil sa mga anak ay may mga bahagi ng laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may pag-ahari sa kamatayan sa makatitayang Diablo. Ang Diablo po ay merong kapangarihan ng kamatayan spiritually. Bakit? Sapagkat pag nagkasala ka sa ilalim ng unang tipan at kahit po sa kautsa ng maghintil, wala kang kaparaanan para ikaw ay mapalaya sa iyong mga kasalanan. So ikaw ay mahihiwalay sa Diyos. So yun ang kapangyarihan ng Diablo. Pinipilit na tayo magkasala para mahiwalay tayo sa Diyos. Kung wala pang Ebanghelyo, wala kang kaparaanan para ikaw ay mapalaya sa iyong pagkakasala. So ikaw ay hawak ng Diablo. Nasa kanyang kapangyarihan para ikaw ay mahiwalay sa Diyos. Sa 17,
Kaya't nararapat sa kanya ng lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na lukot sa Diyos upang gumawa ng pampalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Alam po ba ninyo, lahat ng mga ahin sa Old Testament ay walang kapintasan. Yun yung naglalarawan sa ating Panginoon. Kailangan siyang tuksyon ng Diyabolo para mapatunayan niya na siya isakdal at walang kapintasan. At karapat dapat siyang maging walang kapintasang ahin para sa ating mga pagkakasala. So, namatay ang Panginoon. Katulad natin siya, walang pagkakaiba. Pwede siya nagkasala. Tayo nagkasala. Nagpapakilala na siya'y tunay na tao. Yan ang tunay na tao na larawan ng Diyos. Isang taong ganap at sakdal sa kanyang harapan. Sabi ko nga kanina, ang kalikasan ng tao siya'y sa larawan ng Diyos. So in other words, hindi kasama sa tao ang kasalanan. Ito'y dinagdaglama ng tao sa kanyang sarili. Dahil hindi niya mapigilan ng mga masasamang nasa pita na taglay sa kanyang katawan. Isabihin, hindi ginamit ang kanyang mga nasa at pita na binigay ng Diyos sa kabutihan natin. Imbes ito'y ginamit sa kasamaan. At hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So yung makikita natin, di ba? Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang tunay na tao, hindi kasama roon ang kasalanan. No, hindi kasama sa kalikasan ng tao na nilalang ng Diyos na siya'y magiging makasalanan. Ito'y naidagdag. Marahil kung wala si Satanas sa kapaligiran natin, hindi tayo magkakasala. Ako naniniwala kung hindi sila tinuksyon ng Diablo, yung ating unang mga magulang, hindi sila lalabag sa Diyos. Ang Diablo, ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng suwestiyon, isang matinding suwestiyon. Yan ang tukso eh, para tayo magkasala. Otherwise, hindi mo maniisipin na gagawin mo yun. Dito po si ika-apat. Apat pala, 32 minutes na. Oh. Upang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ano ba yung kahilingan ng kautusan? What is the ordinance, requirement, righteousness? Itong kahilingan ay sinasabi, ordinance, requirement, righteousness, justification. Anong kahilingan ng kautusan? Anong kagustuhan ng kautusan? Na tayo maging matunod sa harapan ng Diyos. Yun ba? Yan ang kahilingan ng kautusan ni Moises. Yan ang layunin niya eh. Pero nabigo dahil ang mga tao ay nagkasala sa ilalang ng kautusan ni Moises. So sa ilalang ng kautusan ni Moises, hindi natupad yung kahilingan ng kautusan. Paano ito natupad? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung pong nagsisilakad sa laman, at tansinin po natin, ang laman in itself hindi masama. Pero may ibang kahulugan ng salitang laman sa Biblia. Pag sinusunod mo ang masamang nasa at pita ng laman, lumalakad ka sa laman. At kung lumalakad ka lamang ayon sa kagusto ng mundong ito, at wala sa iyong kalooban ang kalooban ng Diyos, ikay lumalakad sa laman. In other words, kahit mabuting tao ka pa, pero hindi ka wala sa iyong kaisipan na hanapin mong katwiran ng Diyos, kahit sabihin mo pang wala ang ginagawang masama, ikay lumalakad sa laman. Dahil na wala sa iyong kaisipan ang mga bagay na espiritual. So sa Diyos ang lumalakad sa laman, kahit na ikay mabuting tao, pwede kang lumakad sa laman. Kung wala sa iyong kalooban ang mga bagay sa espiritu. At kung ginagawa mong masamang pita ng laman at pangapasamang pagnanasa ng laman, lumalakad ka rin sa kalaman. So may isang masamang tao na lumalakad sa laman. May mga tao mabuti, in other words, sila gumagawa ng kasamaan, pero lumalakad sila sa laman. Bakit? Dahil wala sa kailang kaisipan ang mga bagay na espiritual. So kung yun lamang ang iyong kaisipan, hindi kayo lumalakad sa laman. Pag hindi gayon ang iyong paglakad, hindi ka lumalakad sa laman. Saan ka lumalakad? Sa Espiritu. Hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At pagka ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, patatawarin ka ng dugo ng ating Panginoon. Ang pagkakaiba, sa Old Testament, ikay lumalakad at para kayo maging ganap at sakdal sa harapan ng Diyos. Para kayo maging matuwid, hindi ka magkasala. Sa ilaw ng Ebanghelyo, kayo makasalanan na kaagad. At kayo niligtas ng dugo ng ating Panginoon nung ikay sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, kayo nabautismo ha. At para mapanatili ka na ikay
nasa ganung kalagay na walang kahatulan, kinakailangan kang maging tapat sa kalooban ng Diyos para patawarin ka ng ating Panginoon. So, yung kahilingan na yon ng Espiritu ay natupad sa mga taong niligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, kay matuwid sa harapan ng Diyos. Naging matuwid ka ba dahil sa iyong pagiging ganap at tsakdal? Hindi. Naging matuwid ka dahil kay niligtas ng ating Panginoon noong ikay sumampalataya at sumulod sa Ebanghelyo. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Yung ito'y gawa ng works of the law kanya. Iyon ay para kayo maging ganap at tsakdal at kayo mga tuwid. Works of faith. Dahil kayo nagtitiwala, nililigtas ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo, kaya ka sumusunod sa kanyang kalooban, katulad ni Abraham. Si Abraham din naging ganap at tsakdal, nagkasali yun eh. At least dalang beses nagsinungaling. Tulad natin si Abraham. Kaya nililigtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng gawa ng kautosan. Sa ikalimang talata, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitanima sa mga bagay ng laman. Tatapwat ang mga ayon sa Espiritu sa mga bagay ng Espiritu. Ito ay maliwanag doon sa Romans chapter 6. Sino bang sinusundan mo? Sino sinusunod mo? Yan ang iyong Panginoon. Kung sinusunod mo ang pita ng laman, yan ang iyong Panginoon. Pag sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, siya ang iyong Panginoon. So, bisabing, kung sumusunod ka sa laman, mga bagay sa laman, masamang pita, masamang nasa, o kaya yung mga bagay, yung pagpupunyagi at kahirapan ng buhay, so yung kayo naghihirap at nagpupunyagi para kayo magtagumpay sa mundong ito, pero wala naman sa isip ang mga bagay tungkol sa Diyos, yung kayo lumalakad dahil sa laman. Sino na yung mayamang mga tao? Naging mayaman sila, sila nagtagumpay. O maaaring hindi sila gumagawa ng kabalok, mga bagay na baloktot. Pero malakad pa rin sila sa laman. Dahil ang mahalaga lamang sa kanila ay magtagumpay sa mundong ito. At wala sa kanila yung kaisipan, magtagumpay sila at makarating sa laman. Ikaw pa rin ang mahalakad sa laman. Kaya kayong mayaman, hindi mga niligtas eh. Bakit? Wala sa kanyang kaisipan ng mga bagay na spiritual. Ang mga nasa kanya ay paano siya, yung mama. Ngayon din po yung mga pinagbibigyan nila yung mga masamang pita ng laman. Yun din lumalakad ay sa laman. Ano yung sino yung lumalakad sa Espiritu? Ito po yung tao na kailang prioridad ay ang mga bagay na spiritual. Ang kailang priority at kailang tinitignan ay ang mga bagay na spiritual. Ibig mga sabihin, pagka ang tinitignan yung mga bagay na spiritual, pababayaan mo ng mga bagay sa physical, hindi naman. Kailangan pa rin mabuhay sa mundo ito. Kailangan pa rin mabuhay. Kailangan pa rin bigyan ng pangailangan ng pamilya mo. Kinakailangan pa rin tingnan ng pangailangan ng mga magbulang mo, etc., 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 etc. Pero ang iyong mahalaga sa iyo, ang iyong prioridad ay yung mga bagay na spiritual. Katulad lang po ito ng hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salita lumalabas sa ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi mahalagang kumain ng tinapay dahil kung hindi ka kakain ng tinapay, mamamatay ka. Hindi lamang yan ang mahalaga, ibig sabihin ng Panginoon. Ano pa? Na ikay mabuhay sa bawat salita lumalabas sa ibig ng Diyos. Dito po sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2, ganun din ang pananalitang iyo. Ito yung not but statements. Hindi ibig sabihin na not, hindi mo nagagawin. Pero yung but ang mas prioridad. Basahin natin. Kung kaya ay muling binuhay na kalagat ni Kristo, kailan yan? Nung tayo na baptismo. Nung tayo sumampalataya, nagsisi, pinayag natin ng ating pananampalataya sa ito sa ating bibig, sa anak ng Diyos na buhay, at nung tayo na baptismuhan, tayo muling binuhay, nakasama lang ating Panginoon. Ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, ano yung hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas? Katulad ng paghahanap buhay sa mundong ito, inahanap mo yung kabubuhay mo. Inahanap mo rin ang ikabubuhay mo sa Espiritu kanya. Ginagawa mo ng hanap buhay para ikay mabuhay siya naman, pero ka rin ginagawa para mahanap mong buhay na Espiritu kanya. Sa ikalawa, ilagak niyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito ay not but statement. Baliktad lamang, nauna yung but doon sa not, ano? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Sa ano yun?
mga bagay, sa mga bagay na nasa itaas. Ano yun? Mga spiritual na bagay. Yan ang ating prioridad. These are our priorities. Hindi sa mga bagay siya nasa ibabaw ng lupa. In other words, kung mayroon conflict, yung paglilingkod mo sa Diyos at pangangailangan sa laman, mauna yung paglilingkod mo sa Diyos. Kung mayroon ang paglilingkod mo sa Diyos laban sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga anak, sa mga kaibigan, mauna ang paglilingkod sa Diyos. So ito yung kakayunidad na mga tao lumalakad ang sa spiritual. Spiritual things. Mga bagay sa spiritual. Ebanghelyo. Kalooban ng Diyos. Sa ika-anim na talata, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay kapayapaan. Ano ang kahinatnan ng isang tao ng kanyang kaisipan ay nakatuon lang sa mundong ito? Ano ang mangyayari sa isang tao ng kanyang kaisipan ay ang pagsunod sa kanyang masamang nasa at pita? Ay kamatayan. Siya ay mahiwalay sa Diyos. Sino ang kakasala sa Diyos? Yung una, sino ang kasala na hindi paggawa ng mabuti? Bakit? At sino man nakakaalam na paggawa ng mabuti, di ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam ng taong na nabubuhay ng prioridad niya ay mga bagay sa mundong ito, alam niya na mahalaga rin ang kaligtasan. Pero hindi binibigay ng pansin. So, sino ang kasala sa harapan ng Diyos? Yung isa namang tao, ginagawa yung mga bagay na masama. So, nagkasala rin siya sa Diyos. Ano ay bubong ano? Hindi kayo mahihiwalay sa Diyos. Pero ano naman ang kahinatnan ng taong ang kaisipan niya ay sa spirito, mga bagay na spiritual. Siya'y magkakaroon ng buhay na wala hanggang. Ito'y kabaligtaran ng spiritual na kamatayan. You are separated from God. Pag kayo nagkaroon ng spiritual na buhay, you are with God. Nakakasama mo ang Diyos, walang hanggang. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ano po? Sabi po rito, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, buhay, eternal life. Tayo mabubuhay kasama ng Diyos sa langit magpakinanman sa isang tahanang inihanda ng Panginoon para sa atin. Ano yung kapayapaan? You're reconciled with God. At dahil alam mo yung kay nakapanumbalik at nakapanumbalik sa Diyos, so ikay may malinis na konsensya sa harapan ng Diyos. Hindi ka pwede makipanumbalik sa Diyos, taglay mo yung mga pagkakasala. So, pag kayo nabautismuhan, ito'y paghiling ng isang mabuting mundi sa Diyos sa pamagitan ng kabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, yun ang dalawang magkaibang pamumuhay. Ang pamumuhay sa laman, spiritual death. Ang pamumuhay sa spirito, o ay sa kalooban ng spirito, o ay sa kalooban ng Panginoon, o ay sa kalooban ng Ama. Isa lang yun eh. Ikay magkaroon ng buhay na wala hanggan at kapayapaan. You are reconciled with God. At ikay magkakaroon ng buhay na wala hanggan pagdating ng panahon. So yung contrast, dalawa. Yung nakikita ni Apostle Paul. So yung kapitong talata. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Na hindi nga maaari ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Tingnan po lang sa English. Ano po? Because the carnal mind, mga bagay sa laman, ay yun ang nasa kaisipan mo. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. In other words, pagka isang tao po ang kanyang kaisipan ay nakaayos sa laman, hindi siya maaari magpasaklaw sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang iisipin niya sa kalooban ng Diyos, ito'y kamangmangan. Di ba? Masahin natin sa 1 Corinthians chapter 2. Ano po? Ito ang ating mababasa at matutunghaya sa talatang ito. Sa chapter 2 na po ng 1 Corinthians. So, makikita natin na itong mga bagay sa na may kagunayan po sa spiritual, ito'y kamangamangan sa taong nasa laman. They are foolishness to him, ganyan. Hindi pagkat hindi niya nakikita ang kahalagahan ng mga bagay na yun. Ganyan, basahin po natin. Halapin po natin yung
talata dito po sa verse 14 ng chapter 2. Sa ibang salin, ang nakalagay nito, carnal mind, carnal man. But the natural man or the carnal-minded man does not receive the things of the Spirit of God. Bakit niya tatanggapin? Dahil di niya nanonoan? Hindi. Dahil sa kanya, sabi niya, for they are foolishness to him. Nor can he know them because they are spiritually discerned. In other words, hindi niya ma-appreciate na kinakailangan lang yung kaisipan na nakatuon sa Spirito para mabigyan mo ng kahalaga na sinasabi ng Diyos. So yun, makikita natin, hindi pwede kanya. Hindi pwede isang tao na papailalim sa kaisipan ng laman ay magpailalim sa kalooban ng Diyos. Kaysa pag ito'y naglaaban, hindi sila pwedeng, hindi sila magkaibigan, naglalaban sila. So kung ikaw ay sumusunod sa kaisipan ng laman, eh, ilan lumalabas sa kusa ng Diyos? Bibigyan tayo ng halimbawa. Kung ikaw ay may asawa, anong kaisipan ng Diyos? Ikaw ay manatili sa asawa mo. Kung ikaw ay carnal-minded at ikaw ay nakalunya, hindi ka ba lumalabas sa kalooban ng Diyos? Kung ikaw ay nakakalunya, pwede ka bang magpasaklaw at the same time sa kalooban ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang pangalun niya ay kilaban sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya rito, so ito rin po yung ginagamit ng mga Calvinists. Sabi nila, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. It is not subject to the law of God, then hindi dahil hindi siya pwede magpasak, kundi ayaw niya magpasak. Sapagkat ang ginagawa niya ay laban sa kalooban ng Diyos. Di ba yun ang inisip ng tao nasa laman? O sa ikawalo, sabi rito, at ang nga sa laman ay hindi na makakalugod sa Diyos. Of course. Dahil ang mga bagay sa laman ay lumalaban sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay sa laman ay nagbibigay ng kagalakan o kasiyahan sa iyong laman. It is to fulfill the desires of the flesh. Pero ang Diyos, ang kanyang mga kautusan, it is to satisfy your spirit na ikay gumawa ay sa kalooban ng Diyos. Magkalaban sila eh. Hindi pwede magkaibigan yung dala. Magkaiba sila. Magkaiba sila ng layunin. Ang Diyos para maligtas ka at hindi ka maparusahan. Yung isa, para masatisfy mo ang mga bagay sa laman. At hindi walang kabunahin sa iyong kaligtasan, malapay sa iyong kapahamakan. So yun, makikita sa 7 and 8. Hindi po ito nagpapatunay na yung total inherited depravity na tinutulong ng Calvinist. Hindi. Meron kang kalayaang piliin kung anong susundin mo. Kaya lang ang tao na ayon sa laman na sinusunod niya yung mga bagay sa laman na hindi kalooban ng Diyos. Sa ikasyam, datapot kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Sino kayo? Mga Kristiyano. Tayo. Kaya hindi kinakausap niya hindi tayo. Kundi mga Kristiyano taga Roma. Pero applicable sa atin. Dahil tayo mga Kristiyano. Datapot kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sa pagdatapot kung sino may walang Espiritu ng Kristo, siya hindi sa Kristo, hindi sa Kanya. Wala kayo sa laman, kayo nasa Espiritu. Yung Espiritu rito, hindi spiritual spirit. Espiritu natin. In other words, hindi tayo lumalakad sa kalooban ng ating laman. Tayo lumalakad sa kalooban ng ating Espiritu. Ano yun? Na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. So ito yung pagkakataon na ito yung small s. Ano po? Hindi big s. Sino yung lumalakad dahil sa Espiritu? Yung sumusunod sa Espiritu Santo. Yung Espiritu mo, ikaw yun. Pinili mo sumunod sa Espiritu ng Diyos. Yun ibig sabihin. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, natapat mo sa isang sino may walang Espiritu ni Kristo, sa hindi sa Kanya. Yung Kristiyano po, sabi nga natin kanina, hindi siya nakatuon sa mga bagay sa buhay na ito. Hindi ito ang kanyang prioridad. Oh, nakatira tayo dito. So, kailangan tayo may bahay. Meron tayong bahay, titirahan. Meron tayong pagkain. Meron tayong pangangailangan. Totoo yun. Pero hindi yun ang iyong prioridad. Dahil hindi ka titira rin sa lupa magpakailanman. Saan ka titira? Sa langit. So, ang iyong prioridad nyo, paano ka makarating sa langit? So, ang espiritu mo, itong espiritu ng tao, ay nakatuon sa mga bagay na ipinayag ng Espiritu Santo. Hindi yun, yun ang makikita natin. Hindi sa mga bagay sa laman. Dito po sinasabi, tumitira sa inyo yung Espiritu Santo. Paano siya tumitira?
Yung po bang Calvinist, ang sabi nila, kaya nga po yung mga kapatid na naniniwala sa literal bodily indwelling of the Holy Spirit, hindi nila na inialintana sa kanila na ito'y turo ng Calvinist in the sense na yung Espiritu ay kailangan tumira sa iyo para magkaroon ka ng kakayahan na maunawa mong salita ng Diyos at ikay sumampalataya upay kayo magkaroon ng buhay na wala hanggang. So, hindi titira yung Espiritu Santo sa iyo, wala ang kakayahan na sumampalataya. Bakit? Because you are totally depraved. Namana mo ang kakulangan ni Adam. Wala ang kakayahan gumawa at makaunawa ng anumang mabuti. Hindi kayo ng pagtira ng Espiritu Santo. Hindi siya tumitira sa ating katawan. Anong gagawin niya sa ating katawan? Tignan po niya, compare natin. Paano tumitira si Kristo sa atin? Tumitira si Kristo sa atin. Hindi pa niya nalalaman niya. Dito po sa Efeso, ikatlong kapitulo, ikalabimpitong talata. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Paano tumitira si Kristo sa ating mga puso? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tumitira ang Ama sa atin? Sa pamamagitan ng pagsunod sa aral ni Kristo. Dito po sa 2 John 9. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa ni Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroon ng Ama at hindi ng Anak. So, paano tumitira ang Ama sa atin? Kung tayo sumusunod sa ni Kristo. Paano tumitira si Kristo sa atin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano sa tumitira ang Espiritu sa atin? Ngayon din. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na kanyang ipinahayag. Paano tumitira kasalanan sa atin? Sa ayon sa Romans chapter 7, pagka pinababayaan natin na tayo may impluensya ng kasalanan. Meron ba talagang tumitira ang kasalanan sa ating katawan? Wala. Meron ba tumitira ang Kristo sa ating katawan? Wala rin. May tumitira bang Ama sa ating katawan? Wala rin. May tumitira bang Espiritu Santo sa ating katawan? Wala rin. Kung paano tumitira yung dalawa, ganoon din ang Panginoong Espiritu Santo. Tumitira in the sense kung ginagawa mong kalooban ng Espiritu Santo. Sino bang nagpayag ng Ebanghelyo? Sino bang nagpayag ng buong katotohanan? Ang Espiritu Santo. So, hindi siya nagtumitira sa ating katawan. Tulad na sinasabi ng iba. Wala pong gano'n. Pagtumira ang Kristo sa atin, pagtumira ang Ama sa ating katawan, pagtumira ang Espiritu sa atin, magiging Diyos tayo. Yun ba? Hindi siya tumitira literally sa ating katawan. Sila yung tumitira sa ating kaisipan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Indwelling of the Christ, indwelling of the Holy Spirit, indwelling ng Ama, pareho-pareho lang yun. Tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Po sa 10 talata, kung si Kristo, kaya kung po tataposin natin Romans chapter, hindi natin kaya. Kung si Kristo yung nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, natapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwira. Ang ibig sabihin nun? Sasaksakan mo yung katawan mo? Papatayin mo siya? Hindi. Mayroon pa rin tayong katawan eh. Pinapatay natin ang masamang pita at pagnanasa ng ating katawan. Kung tayo na kay Kristo, gagawin natin yun. Dahil yun po ay labag sa kalooban ng Diyos. Dito po sa Colossians 3, ano po? So, yung Kristiyano po, in a sense, criminal siya. Anong kinang pinapatay niya? Hindi tao. Anong pinapatay niya? Colossians chapter 3, verse 5. Patayin! O, meron tayong pinapatay. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karamihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, anong pinapatay natin? Mga bagay na kasalanan ang pinapatay natin, di ba? Na dahil sa mga bagay na yan, sa verse 6, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsumay, na inyo rin nilakaran ng una, nang kayo nang abubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapot ngayon ay inyo namang layuan ng lahat ng mga ito. Patayin din, layuan. Galit, kapuotan, panghihinala, panunungayaw, mga salitang kaalay-halay na mula sa iyong bibig. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang inubad na ninyo ang dati ang pagkatao, pati ng kanyang mga loob. So, mayroon tayong pinapatay. Pinapatay natin ang pagnanasa ng laman.
tayo nabubuhay sa Espiritu, ano yun? Tulad natin, ang ating Espiritu ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ay katwiran. Bakit tayo magiging matwin sa harapan ng Diyos? Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. So kung tayo na malakad ayon sa Espiritu, tayo po yung mananatili na magiging matwid sa harapan ng Diyos. Sa ikalabing isa, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magulik kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na magulik kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Sa tumitira sa inyo kanya. Ano ito? Yung resurrection, hindi ito pinag-uusapan ng resurrection. Ang resurrection sa 1 Corinthians chapter 15. Ano yung magbibigay buhay sa katawang may kamatayan? Ang katawang may kamatayan ay ang taong sumusunod sa pagnanasa at pita ng kanyang katawan. Yun yung may kamatayan. Kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, binibigyan na tayo ng buhay sapagkat tayo mabubuhay sa katwiran. Hindi na patungo sa kamatayan. Pagka pinundan natin ang pita na nasa ng ating katawan, tayo maihiwalay sa Diyos. Pero kay Kristo, hindi tayo iwalay sa Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng buhay, inadmirasis na tayo makasama ng Diyos. So ito po ay gano'n lang ang ibig sabihin ng talatang ito. Wala namang mag-deficient o walang mahirap intindihin. Di ba? Yung katawang nagbibigay ng kamatayan kanya, pag sumusunod tayo sa pasamang nasa pita ng laman, hindi tayo nakatuon sa mga bagay na espiritual, ito'y magdudunang pag-ihiwalay sa atin kanya. Yun po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 11. Sapagkat kami ng abubuhay, lagi binibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan kanya. So, yung sabihin, para tayo ay hindi sumunod sa mga pita ng laman na nagdudulot ng pag-ihiwalay sa Diyos. Sa verse 12, kaya mga kapatid, may mga utang tayo. Hindi sa laman, upang mabuhay sa laman. Ano yung sabi ng utang? Obligasyon. Wala tayong obligasyon na sumunod sa mga pita ng ating mga laman. Wala tayong obligasyon doon. Ang obligasyon ay, ang utang ay obligasyon. Sa Romans chapter 1 verse 40, para makita natin ang idea ng debtor o debt. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. Bakit? Sapagkat si Apostol ng Panginoon. Nasa kanyang obligasyon ng ipangaral ng Ebanghelyo. So sa verse 15, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God's salvation to everyone, for everyone who believes, for the Jew first and also to the Greeks. So meron siyang obligasyon, responsibilidad na ipangaral ng Ebanghelyo. Wala tayong utang ayon sa laman. Wala tayong obligasyon sumunod sa kalooban ng laman. Yun ang sinasabi sa ikalabing dalawa. Wala tayong obligasyon mabuhay sa laman. Saka hindi ligtas tayo ng Panginoon doon. So bakit pa tayo mabubuhay ayon sa mga bagay sa laman? Ganyan. Wala tayong obligasyon doon. Sabi nga, laman na pita at pagnanasa ng laman na kailangan natin supinin kanya. Pagka tayo nabubuhay sa laman, ulitin natin, ito'y pagbibigay halaga sa mundong ito, sa ating masamang pita at nasa sa ating laman, at ang mga bagay na mahalaga sa mundong ito, na walang nawala tayong kaisipan sa mga bagay spiritual. Wala tayong obligasyon na gano'n, ganyan. So, anong obligasyon natin sa mga bagay na spiritual na pinayag ng Diyos? So, tandaan po natin, pag Kristiyano tayo, wala tayong obligasyon sa laman. Wala tayong obligasyon gawin ng kalooban ng laman. Wala tayong responsibilidad na gawin ng mga bagay sa laman. Wala pa yung obligasyon natin ay supilin natin ang mga bagay ang masamang pita at nasa ng laman. Di ba? Sa ikalabang tatlo, sapagkat kung mga bubuhay, bakit wala tayong utang? Pinaliwanag sa ikalabing tatlo, sapagkat kung mga bubuhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo, tandaan niyo yung ganyan. Inalis na tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, kautosan ng kasalanan sa kamatayan, inalis na tayo roon kanya. Kung babalik pa kayo roon, kay Kristiyano kanya, ay mababalik kayo sa kalagayan na kayo maihiwalay sa Diyos. Natapuan ko sa pamagitan ng Espiritu
ay pinapatay niya manggawa ng laman ay mga bubuhay. Ito na binasa natin sa Colossians chapter 3. Papatay kung tayo lalakas sa Espiritu, sinusupin natin ang mga masamang pita at pagnanasa ng laman para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bubuhay tayo. We will have spiritual life. We will not be spiritually dead. We will not be spiritually separated from God. We are spiritually with God. Kasama natin ng Diyos. Pag namatay tayo, kasama natin ng Diyos. Mabubuhay tayo sa langit, kasama natin ng Diyos. Magpakilanman. Yun ang makikita natin. Doon nga po sa Colossus, binasa na natin kanina. No? Pag pinagbiyan natin gawin ang mga pita ng laman, ang mangyayari dyan, darating sa atin ang kapuotan ng Diyos. Ay mapapurusahan po tayo. Gusto pa natin yun. Inalis na nga tayo doon ng Diyos. Ayaw ko na tayong bumalik doon kayo. Verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu Santo ay sila ang mga anak ng Diyos. Ito ang paraan na tumitira sa atin ng Espiritu. Pinapatubay tayo ng Espiritu Santo sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ipinahayag ng Espiritu Santo. Paano tayo pinapatubay ng Espiritu? Yun nga po. Magsumusunod tayo sa kanyang ipinahayag. Sa mga Calvinist, ito yung irresistible grace. Hindi mo ito matatanggihan. Darating sa Espiritu Santo kanya, pupunta sa iyong katawan, papatubayan kanya kanya. Dahil siya nakatira sa iyong katawan. Wrong! To me, pinapatubayan tayo ng Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tandaan natin sa Ephesians chapter 6 verse 17, ano ang salita ng Diyos? At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Anong ginagamit ng Espiritu? Salita ng Diyos. Paano tayo pinapatbayan ng Espiritu? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Wala lang ibang paraan. Iyan ang sinasabi ng mga Calvinists. Hindi po yun. Kung na natin isa atin ang binhi ng Espiritu, yan ang salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1, 22 hanggang verse 25. Yamang nilinis ninyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigin kayo ng buong likas sa inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa bining nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng tamo, at ang lahat ng kanyang karangalan gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Tatapot ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakinan. Ano yung salita ng Panginoon na yun? At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. The Gospel of Christ. Iyan ang patnubay ng Espiritu Santo. Iyan ang paraan na pinapatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos. In other words, pag Kristiyano ka, hindi ka nagsabasa ng Biblia, hindi mo alam ang salita ng Diyos, paano ka pinapatubayan ng Espiritu? Dito po sa Psalm 119, 105, ano po? Ito po ay isang commentary ng talatang ito. Usahin po natin. Ako, paborito ko po itong talata ito, ano po? Sapagkat ito ay practical sa atin. Kung dahil tayo ng mga lakad sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Tagalog, ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Siya, yun ang patnubay ng Espiritu Santo sa atin. Kung ganun po, kung tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, tayo tunay na mga anak ng Diyos. Kung ikaw isang Kristiyano hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Oo, ipinanganak ka nga, pero hindi ka na natili sa ganung kalagayan. Tunay na anak ng Diyos, kung lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos, na yan ang patnubay na galing sa Espiritu Santo, di ba? Tayo po'y naging mga anak ng Diyos sa paanong paraan? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng paniniwala at pananampalataya sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo.
Nangaral ba sa atin ng Panginoon personally? Hindi. Nangaral ba sa atin ng mga apostol personally? Hindi rin. Paano? Sa pamamagitan ng salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Nangaral ba si Pablo sa atin personally? Hindi. Paanong paraan? Sa kanyang mga sinulat. Na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo. So, yun ang paraan tayo pinapatubayan ng Espiritu Santo. Verse 15. Sapagkat hindi niya muli tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin sa ikatatapot, dapat pa tinanggap Espiritu ng pagkakukup na dahil dito isumisigaw tayo, Aba, Ama. Isang salitang Espiritu rito, hindi tumutukoy sa Holy Spirit. Ito tumutukoy sa isang kalagayan. Tingnan ninyo. Sapagkat hindi niya muli tinanggap ang kalagayan ng pagkalipin sa ikatatapot, dapat pa tinanggap niyo ang kalagayan ng pagkakukup na dahil dito isumisigaw tayo, Aba, Ama. Anong kalagayan natin? Tayo kinukup bilang anak ng Diyos. Tayo ba'y nasa kalagayan ng pagkaalipin sa kasalanan upang tayo matakot? Hindi. Anong kalagayan natin? Tayo kalagayan na tayo kinukup ng Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos. Kaya tumatawag tayo, Aba, Ama. Hindi naman tayo pwedeng tumawag sa Diyos na Aba, Ama kung hindi tayo mga anak ng Diyos. So, ito'y maganda. Yung mga Kristiyano, wala na tayo takot ng pagkalipin sa kasalanan dahil pinalaya tayo ng Panginoon doon. At patuloy tayo pinapalaya ng Panginoon doon kung tayo nagkakamali sa pamagitan ng pagsisisi at pagpapayag ng ating kasalanan sa Diyos. At tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan ng dugo ng ating Panginoon. So tayo mga anak ng Diyos. Kinukup tayo ng Diyos. Hindi tayo katulad ng pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon. Tayo pero tayo mga anak ng Diyos sapagkat tayo kinukup ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Doon po sa Galacia chapter 3 verse 26 verse 27 sabi niya, sapagkat kayo mga anak ng lahat kayo ang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat sa inyo binautusman kay Kristo ay binihis si Kristo. We are children of God. At ang mga huling talata, ang Espiritu na nagpapatuto kasama natin Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ng Kristo, kung gayon, ngayon makapagtiis tayo sa Kanya kapag tayo'y lumulhati namang kasama niya. Ang Espiritu ng papatuto kasama ng Espiritu natin. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng salitang ipinahayag niya, nandoon ang kondisyon kung paano tayo ay maging anak ng Diyos. Nilagay ng Espiritu Santo, di ba? Kung ating Espiritu ay susunod sa mga bagay na sinasabi ng Espiritu Santo, dalawang saksi yun. Ano yun? Ang mga salitang ipinag ng Espiritu Santo at ang ating pagsunod sa mga salitang ipinag ng Espiritu Santo. Akala natin, sasabihin ng Espiritu, oh, sumunod nga yan. Hindi yan ang sinasabi ng talata. Ang Espiritu ay nagpapatuto sa pamagitan ng kanyang salita. Di ba? So kapag ang tao ay sumunod sa salita ng Espiritu Santo, yung tao yun, nagpapatuto na siya anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sumunod sa mga bagay na pinahayag ng Espiritu Santo. At ang maganda rito, kung ikay anak, ikay may mana, kung mayaman ang ama mo, eh pero ang ating ama ang Diyos. Meron pa bang ayaman sa Diyos? Sa kanyang lahat ng mga bagay. Ang maganda rito, tayo tagapagmana ng Diyos. Kasama pa natin tagapagmana si Kristo, subalit, ang kanyang kalalatian, hindi katulad sa atin, siyempre, mas makiwala atin yung Panginoon. Pero para tayo maging kapagmana isang anak ng Diyos ng ating Panginoon, di ba isang malaking pribileyo? Saan ang ating mamalain? Sabi ng saksi, no ba? Saksi ng mga, saksi ni Jehovah sa lupa daw, 144,000 sila. Mali! Saan ang ating mamalain? Sa langit. Dito po sa 1 Peter, ano po? Chapter 1. Ito ba'y sunod sa mga apostol? Hindi. Kanina, sa mga Kristiyano. Hindi lamang ang mga apostol ang makakating sa langit. Kundi sino man? Sino lang? Sino nga? Lahat ng mga tao magiging Kristiyano at magiging tapat sa kaloob ng Diyos hanggang sa kanilang kamatayan. 1 Peter chapter 1 verse 4. To one inheritance, incorruptible and undefiled, and doth thus not fade away, reserved in heaven for you. For us. Yung maganda po yung mga kapatid. Sipin nyo, kasama tayong tagapagmana ng ating Panginoon.
Eh, napakagandang privilege mo. Samantalang tayo mga taong marumi at makasalanan, na niligtas lamang ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay at ibinuhos ng kanyang dugo para sa atin. Kung meron po tayong mga tagapakinig ngayon na hindi pa Kristiyan, sipin po ninyo. Sa inyong kalagayan ngayon, mamamatay kayo, lalo na may COVID ngayon. No? Hindi mo natin pinapanalangin na mamamatay kayo sa COVID. Pero pwede tayo mamatay sa COVID, sa namasakit, sa aksidente, papatayin kayo, tabahan tayo ng kitlat, malulog tayo sa dagat, sa ilog. Kahit anong mangyari sa atin, kung tayo po ay Kristiyan at sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang ating katawan ay mamamatay. Pero ang ating spirito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At mabubuhay tayo magulis pagdating ng Panginoon. At dadalhin tayo ng Panginoon sa isang tahanang inihanda niya para sa atin. At makasama natin siya magpakailanman. Samantala kung tayo magiging magpatuloy sa pagiging hindi pagpansin sa mga bagay na ito, napakahalaga. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Na doon ay kaparusahan na walang hanggan. Sa gitna ng apoy at asupra. Anong inyong pipiliin? Binigyan na tayo ng binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sana huwag natin sayangin. Ano po? At magsisi tayo sa araw ng ating kamatayan. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Mabot tayo ng isang oras at 11 minuto. Rafael Ortiz, magandang hapon pong muli, mga kapatid. Magandang hapon din, Brad. June Bautista, watching now. Hello to all. Hello din, Brad. Randy Carilong Sienis, Manalbe at Makiramdam. Kumusta ko nga po? Translation. Nanonood at nakikinig. Kumusta po kayo lahat? Edna Delfino Villamayor. Good PM po sa lahat. Listening po. Good PM din, sister. Rudy Ab Jr. Ito po ang mga kapatid na mga kaibigan din. Present po kanya. Grace Tagaygay. Magandang hapon po, Brad. At sa lahat na nakikinig, magandang hapon din. Arnold Asino. Magandang hapon po, brother. At sa lahat na nakikinig, magandang hapon din kanya. John Amor Takmat, katulad po ni Brother Rudy Yap Jr. at saka Brother John Bautista, ito po yung mga kapatid at kaibigan din. Listening. Ernie Calyado, ito po yung aking nakasama nung dumating dito si Brother, na dalawang kapatid na Amerikano. Nakarating kami sa dulo ng Luzon. Ernie Calyado. Hello, Iksuon. Watching from Lower Sambulawan. Hindi ko na po yung alibig sa RM, ano? Sambuanga del Sur, Mindanao. Kanya. Ernie Calyado. Hello, Brad. Hello din. Hello po, Ikson. Andrew Romero. Good PM po sa lahat. Good PM din, Brad. Vicente Kai. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Brad. Celia Suliman. Keep safe, Brad. Keep safe din po. Jerry Moral. Magandang hapon po sa lahat sa mga kapatid. Magandang hapon din, Brother Jerry. Kennedy Piligambol. Umabol po. Gandang hapon po. Huwag ka lang masyadong umabol na mabilis. Dati kay hihingalin. Maraming salamat, Brad. Magandang hapon din sa iyo, Brother Kennedy. Mark K. Di po ba tapos ang pandemya, Brad? Meron na ba kayo, Lord Shopper? Meron na kami, Lord Shopper, kasi ano na kami, modified general community quarantine. So, pinapahintunutan ng magkaroon ng pagtitipo. Samson Castellon. Makikinig po ako, Brad. Maraming salamat, Brother Samson. Kung wala po tayong comment sa ating pag-aaral. So, sa Romans chapter 8, yung unang bahagi pinag-aaral natin. Simple lang po, wala na tayong kahatulan kay Kristo kung hindi na tayo magpapatuloy sa paglalakad sa laman, kundi lumakad tayo ay sa Espiritu ngayon. At tayo mga anak ng Diyos. At tayo tagkasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Hindi ang maganda po yun po. Anong karapatan nating maging tagapagmana ng kasama ng ating Panginoon? Pero binigay sa atin ng Diyos ang karapatan yun. Hindi ba? Yun ang dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sana po ay mabuksan ang ating kaisipan, lalo kung hindi pa tayo mga Kristiyano. Ano po? Huwag natin sayangin ang pagkakataon na hindi natin nalalaman kung ano at kailan darating ang ating katapusan sa mundong ito. Sana yung matapos tayo sa mundong ito na hindi tayo nalulungkot at natatakot kundi tayo po'y nagagala. Sabi nga ni Apostle Paul, for to live is Christ, and to die is gain. Abide with me, fast falls the eventide.
earth flee. Help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can for the tempter's power, who like thyself my guide and stay can be. Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe if the advent to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's faint shadows flee. In life and death, O Lord, abide with me. Alam po niyo, maganda po itong awit na ito. Lalo po yung huling stanza, in life, in death, abide with me. Misan ang tayo po ay malaman natin na malapit na tayong lumisan sa mundong ito. Yan po isang blessing. Kesa sa isang kabiglaang kamatayan. Pagkat kung alam mo na ikaw ay liliyasan na sa mundong ito, ay maitutuo mo lang yung lalalabing panahon para sa tamang paglilingkod sa Diyos upang iyong wastuin ang mga bagay na pagkakamali. Yun. So instead na tingnan natin ang isang karamdaman na ito'y maglalagay na sa atin sa paglisa sa mundong ito na isang negatibong bagay, it's more of a blessing sapagkat makapaghahanda tayo sa ating paglisa. Yun. Maganda yung isang kapatid, isang tao na alis na nakahandang umalis kaysa sa ating pag-alis na hindi tayo nakahanda. Di ba? So kahit na ang kagandahan po ng ating pananampalataya, ito'y maganda sa gitna ng kapigatihan, ito'y maganda sa kawalan ng kapigatihan. Sabi nga, itong Diyos ay kasama natin. Yan makaganda po ng awit na yun, abide with me. Ano po? Tayo makasama ng Diyos kahit saan, kahit kailan. Sa langit, magpakailanman pagdating po ng ating Panginoon. Wala na po ko nakita ang karagdagan. Maliban ko yung Brother Randy Kalilong Sene. Salamat kapatid
sa oras na inilaan mo sa pag-aasa po ito. God bless. Hanggat tayo po ay pahintulutan ng Panginoon, hindi po tayo magpapahinto sa pangangaral, pag-aaral sa Facebook. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ay nagagalak, nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na palagi niyong binibigay sa amin upang aming matunghayan at pag-aralan ng salita mo. Naway dito ang katapusan ng aming pag-aaral, kundi simula na ito'y aming patuloy na saliksikin at pag-aralan, sapagkat narito ang iyong karunungan ng Diyos, ang lalim ng kayamanan ng iyong karunungan, ang iyong karunungan na sa magiging ilaw sa aming mga paa at liwalag sa aming mga landas, na iyong kaming patnubayan sa daang matuwid upang kami makarating at makasama sa langit pagdating ng aming Panginoon. Sa aming kamatayan ay kapayapaan sa pag-asa na kami makasama namin sa aming Panginoon. Dinadalayan po lang mga kapatid na sa lukoy dahil sa karamdaman, na sana inyong bigyan ng kalunasan ng kanilang karamdaman at lakas ng loob sa mga kapatid na ito na nasa kayong kalagayan. Dinadalayan din na po lang ibabalik ang mga pangalan, pero nalalaman namin Ama o Diyos, alam mo ang mga kapatid na ito. Pinapanalain din po namin ang mga aming mga pamakalahan na sana ay makagawa siya ng desisyon sa kamubuti ng lahat, lalo po sa amin o Diyos, upang patuloy kami sa kapayapaan at paglilingkod sa inyo. Ingatan po niyo kami, Ama, sa araw-araw, bigyan niyo kayo ang pangailangan at tingin sa lahat sa kapamakan na dulot ng COVID-19 na ito, Ama. Sana'y kami inyong ingatan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. At ang mga bayan ito ay aming hiningi sa takilang pangalan ng Jesu Kristo. Amen. Muli bukas, kung laloobin po ng Panginoon, magsama-sama po tayo muli, no po, sa pag-aaral ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Alam po niyo, dito niya makikita ang kayamanan ng Diyos sa mga salitang ito. Dito na hindi lamang nalalaman natin ang kanyang kalooban, higit sa lahat, lalo na at sinakikilala kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Maraming salamat mga kapatid. Ingat po tayo. Hindi pa tayo ligtas sa pandemya, sabi nga ni Mark Kay. Hindi pa tayo ligtas. Pero sa amin po, nagpapasalamat kami, matagal na po kaming sumasamba. Noong pa pong June, uling dalawang linggo ng June, nagsimula na po kami hanggang sa mga panahon na ito. Patuloy po tayo sa pagsamba. Maliban lang po yung mga kapatid na 60 years old and above at saka yung mga 20 years old and below, pati yung mga kapatid na may karamdaman na baka sila ay susceptible sa COVID-19. Pero maraming kapatid ang sama-sama pa rin sumasamba sa aming church building. Ano po. Ay, papasalam sa Diyos sa ganung paraan na ay nakapagpatuloy. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe always.